Simula dyan, serve as Chief of Staff of the Office Secretary of the DA, pababa hanggang dito sa number 8, perform such other powers as may hereafter be delegated. Pwede po yung tanggalin anytime, or pwede yung hindi aprobahan. Kaya nga mga kaibigan, nakakaloko yung sinabi ni former USEC Sebastian na pinirmahan niya yung SO number 4 with the knowledge at the back of his mind na pwede itong ma-disapprove. Tapos the following day, magugulat siya na nandisapprove. Next. Ano pa yung findings nito ng committee? Haba nung kayo ba siya dito? Ito. The SRA board composed of USEC Sebastian, Administrator Serafica, Attorney Beltran, and Mr. Valderrama clearly did not have legal authority to sign and issue Sugar Order Number 4. Wala daw talaga silang otoridad dyan. Bakit? Kay Pimentel na mismo nang galing. Etong si Pimentel, inaano niya yung sarili niya. Kinontra niya yung sarili niya kasi. Kinote pa siya o si Pimentel. Kinote pa siya sa committee report. Senator Pimentel was correct when he aptly stated the following. Senator Pimentel, you could have gotten the consent before signing. You could have gotten the consent after signing if you have made the signed SO number 4 as ano muna, as unofficial muna. Ganoon sana, you could have gotten it. Senator Pimentel, akala ko ba good faith? The distinguished minority floor leader, Senator Pimentel, acknowledged the sensitivity of the said issue and even stated, pero offhand, ako kasi, I mean, if I were given that July 15 memorandum, but the subject matter is as grave as this SO number 4, I think I would really have gotten the prior express approval of the President. You may have signed some internal memo, some reorganization of the DA without getting the express approval of the President. Iba po yun. That is on a different level compared to SO number 4. So bakit sa press conference nyo, Mr. Coco Pimentel, iba yung bato nyo ng salita. Pero dito, iba rin yung nakadokument. Iba yung nakadokumento sa hearing. Ang interpretation pa nga ng committee, ng Blue Ribbon Committee, this is bad faith. See? Dahil sa sinabi ni Senator Coco Pimentel, ang interpretasyon ng Blue Ribbon Committee, bad faith to. So, sa Senator Coco Pimentel, Senator Rizzo Ontivero, saan nyo nahugot yung sinasabi nyo na badges of good faith? Saan nyo nakita yan? Weird. That's what you get when you have senators playing politics. Tingnan nyo. Instead na meron tayong mas magandang minority report compared to what they propose. Ito meron tayo ngayon. Maski yung committee report, nagsasabi yung bad faith, paano ngayon? Ato pa, there was undue haste in the issuance of Sugar Order number 4. Mamadali. Nagmamadali ng walang dahilan. Yun yung undue haste. Daling madali eh.
But anyway, mahaba pang ano yan kapag tatapusin natin itong buong dokumento na to. Pero alam na natin naging hatol ng Blue Ribbon Committee dito. Wait lang, na-mention yung SIDA. Na hindi rin nagagamit yan. May expose dyan si former Ambassador Bobby Tiglaw na hindi rin nagagamit yung budget ng SIDA na maayos. Underutilized. 12 billion pesos worth of underutilized funds meron ang SIDA. So, based on the preliminary evidence, kakasuhan sila ng ano, yung apat. Yusek Sebastian, Serafica, Beltran, Valderrama. Serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross insubordination, gusto, patay tayo dito. Tanggal ang benefits. Ayan, grave, ito yung definitions, grave misconduct, gross neglect of duty, dishonesty. Hindi lang yan. So, meron silang administrative cases. Meron pa silang criminal case. May criminal case pa sila. Saan yung criminal case? Ah, di sa ibabaw. Ayan, oh. Criminal case, oh. RA 10485, otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act. Section 3 na violate. Section 3. Yan. Tsaka ano, section 3. D. Tsaka 3-6. Yun. Ay, nanay, hindi pala. Import permit pala to. Anyway, so yun. Tapos, andito rin yung minority report. Siguro, out of consideration lang dun sa minority. Andito rin yung minority report. Ayan. Ayan. There is a clear, actual, indubitable, and undeniable existing sugar shortage. Nag-agree sila dyan, na minority tsaka majority. E.S. Vic Rodriguez is not entirely blameless. O, ayan. Ano yung sinasabi? Good faith. Ayan, no? Badges of good faith. Paano? How did you arrive at this conclusion? Senator Coco Pimentel tsaka ano Senator Risa Ontiveros. Eh kung titingnan nyo yung majority report, baka ano eh, malabo eh. Malabo.